morning po. Ngayon po ay Lunes ng umaga. Nandito po ako sa bahay. Kadarating ko lang, pumitas po ako ng sitaw. Ayan po. Ngayon naman po, ako ay gagayak na. Papasok naman po na school. Ayan po. Sige po, magkita-kita po tayo sa school. Ito pong sitaw pala na to ay ayusin po ito at saka po ilalako lang dito sa lugar namin. Ayan po, ngayon naman po, nasa school na kami. Inihanda po namin yung gagamitin sa Boy Scout. Ayan po. Wine-welding lang po ng isang estudyante yung tent. Kasi po, nasira po yung isang tent. Kaya hindi po kasi nagagamit. Baka po ito nabagsakan ng mga tigas na bagay. Kaya natanggal po yung isang tukod. Yun lang naman po. Tapos nga po, ito na yung mga lamesa. Napinturahan na namin to. Nagagamitin nila. Tapos po, ito yung lababo na ginawa ko. Ito po yung dadalhin namin sa kabilang buwan sa Palayan City. Tapos nga po, ayun yung tent na malaki, hinassemble namin para pagdating nung gayakan, alam na po namin. At saka para kami problema man, tulad nung isa na yun, may problema. Kaya po, nagagawa po agad namin ng paraan. Ayan po. Tapos po, ito yung lona niya na ilalagay sa bubong. Ayan po. Para po, alam na po namin yung gagawin. Kaya nga po, buti nakita namin agad na may kailangan weldingin. Kaya nagagawa po agad ng paraan. Ayan po. Ito pong tent na to ay malaki. Ito po ay pag-aari ng school. Bali po, ang sukat nito ay kasya na po siguro yung mga bata dito. At saka yung ilang teachers. Ayan. Yung Boy Scout to, yung nga po gaganapin na, sa Boy Scout, yun po ay gaganapin po sa Palayan City. Ayun po ay aming ihatid. At kami po ang maghahanda ng mga pangailangan nila ron. At saka po namin sila iwanan at saka susunduin na lang po pagdating ng sunduan. Kapit na matapos, yung konti, yung ilang pirasong bakal na sa gilid at saka yung bubong na lang. Pagkaya rin nun, siguro, dyan muna yan. Papakasin lang po namin yan pagka dadali na rin namin doon. Sa importante po, makita namin kung may problema o wala. Ayan. Mukha namang walang problema dahil ang naging problema lang yung mga konting weldingin. Pero dahil may welding machine dito, nagawa po agad ang paraan. Ayan. Yun, dali. Dali, ngayon po yung aking ginagamit na patungan dito lang po sa may gulong. Ayan.
Kalaban. Ayan, tumo. Bukuha na ba natin? Hindi. Oo, oh, hindi. Bukuha. Hindi. Ano muna ang bukuha. Sige mo. Sige lang. Ano ba? Tumutok ka kami ito. Yan yung pinakalaman. Erelo. Erelo ko na. Doit ko lang. Kami na bahala. Ayan na. Ang bata pa yun. Hindi na, sato na yun. Wala mo ito talaga dyan. Okay, hindi. Kapila ka doon. Kapila ka. Mamang, dili mo na.
naman, ayusin mo dulo. Patawa si Kang sa wakas. Makakatindi mga kahit hindi sa bawa. Paistro ka yan mo, para maayos natin sa wana. Okay, kasi nakakaroon mo na. Ha? Paistro yan mo. Hindi na natin kailangan ano eh, tataklas mo. Sama ka naman kayo, okay? Ha? Kasi ayaw. Ayan po, nakakapitan namin yung bubong ng tent. Ang kailangan lang po namin ay mga straw. Straw po na kagaya nito na ipapanali po sa mga gilid na to para maging matibay siya at kahit umulan man ay hindi po lulundo. Hindi po mababasa yung mga bata na matutulog sa loob ng tent na to. Pucho, straw na lang. Straw na kailangan, straw. Oh, straw. Straw po kailangan. Straw na po bibili namin para pagpunta namin sa ano, pagpunta po namin sa Palayan City, alam na po namin kung ano yung dadalhin namin. Bali, ready na po lahat. Ang kailangan na lang po namin dito ay yung papag. Yung papag po ay dadalhin ko na lang po ipapag doon para meron po silang ilalagay na papag dito para meron po silang mga higaan. Yan. Dalawang papag po yung nagawa namin. Yun po ang dadalhin namin dito. Sasama po namin sa sasakyan kapag napunta na po kami ng Palayan City. Yan. Bali po yun ay sa next week na po. Kaya po, inahanda na po namin lahat ng mga gamit. Ayan po. Bali, okay na po lahat. Okay na yung tent, okay na yung mga lamesa, okay na po yung lababo, yung bowl po ay nakaready na rin po doon. Bubuhatin na lang po yun. Ayan po. Hapon na naman. Mag-alasays na po ng hapon. Nandito pa po kami sa school. Marami po pong ginagawa. Ito po kasi nagdilig po kasi ako ng mga tanim po dito. Ito po yung mga bagong tanim ko na mustasa. Yan po, mga mustasa po yan. Nagtanim po ako ng bago dyan. Kasi nga po, wala na po nakatanim dyan. Kaya nagtanim po ako ng bago. Maganda na po yung pagkakabudbud ko. Mukhang ano naman, hindi po siya nalanggam. Kaya yan po. Tumubo po sila. Kasi po, nung dati nagalagay ako dyan, nilalanggam po, tinatangin na langgam yung buto ng mustasa. Ngayon po, dahil nga ang ginawa ko dyan, tinigma ko yung ilalim hanggang sa lumusot na sa ilalim ng tubig para mawala po yung langgam. Ayan nga po, nawala na may langgam. Tapos po, dito naman po, sa aking taniman na to, ay tinatanggal ko na po yung ibang talong na papalitan ko na kasi po ito ng sitaw. Tinatanggal ko na po yung ibang talong na namatay na. Pero nagtira pa po ako ng iba na medyo sariwa pa. Ayan po. Ayan po, sumasariwa po sila. Tapos po, pinatabahan ko nga po ngayon. Para ayun po, kahit pa paano po, magbubunga pa po ito. Siguro po, sa mga dating na araw, papalitan ko na po ito ng sitaw. Poposihan ko lang po sila dito. Kahit mga apat na posi po dito. Tapos po, ang gagamitin ko po dito, ito na lang mga tansina yan. Diyan ko na lang po papagapangin yung mga sitaw. Kasi po, may mga bunga pa po yung talong na maliit. Sayang po kasi. Sayang po kasi kung tatanggalin ko na. May bunga pa po, kahit pa paano pwede pa pong pangulam yan. Ayan nga po. Sige po, hanggang dito lang at kami po ay pauwi na. Mag-alasis na po ng hapon. Kami na lang po ang nandito. Nag-uwi na po sila lahat. Sige po, maraming salamat po at ingat po tayo lahat.